Nasaan na nga ba ang sikat ng boksingerong si Zigores? Bago natin talakayin, balikan muna natin ang pamamayagpag ng isang boxing star na si Zigores. Si Zigores ay tubong na sipit Agusan del Norte at dito rin siya isinilang sa nasabing lugar. Siyam na taong gulang pa lamang ito ay nakitaan na ng potensyal sa pagboboxing ng batang ito. At noong March 31, 2001, naging ganap ng professional boxer si Zigores pagkatapos ng 13 sunod-sunod niyang pagkapanalo sa laban. At noong June 1, 2003, nagsimula itong sumapak sa Philippine Flyweight title. Ngunit sa kasamang palad, natalo siya sa pamamagitan ng technical knockout sa 9th na round. At ito ang unang markang pagkatalo sa kanyang boxing career. Ngunit ganun pa man ang nangyari sa kanyang laban, pinagpatuloy niya ang kanyang nasimulan. Taong August 30, 2003, sa kaparehong taon, sumabak ulit ito sa laban kontra kay Romel de Bradelia. At nanalo ito via technical knockout. Dito na nagsimulang tumunog ang pangalan ng Zigores sa iba't ibang bansa. At hindi na lang natin pahabain pa ang kwento. Didiretso na tayo sa pakay natin sa video nito. Taong November 13, 2009, ang kahuli-hulihang laban ni Gores, naharapin niya ang Colombian boxer na si Luis Melendez. Naging undercard sila sa laban ng ating pambansang kamao, laban kay Miguel Cotto. Maraming Pinoy fans ang naging kampante dahil tila kayang-kayang papagsakin ni Gores si Melendez. First round pa lang ng laban, agresibong-agresibo na si Gores na tila lahat ng puntos ay sa kanya papabor. Ngunit sa huling segundo ang natira at tila wala ng pag-asang manalo si Melendez. Nagpakawala ito ng napakasolidong suntok na tumiretsyong tumama sa ulo ni Gores na siyang dahilan sa pagbagsak nito sa ring. Matatawag natin nakipagkarera si Gores sa kanyang buhay para sa kanyang karera at kanyang mga tagahanga dahil nagawa pa nitong tumayo at naipanalo ang laban na nawala ng malay at agad isinug at agad isinugod sa UMC Hospital sa Las Vegas. At dito na pagalamang may dugong namumuo sa kanyang utak